Hello guys, welcome back to my channel. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng light text tulad ng nakikita ninyo ngayon. Mas simple, step by step, at gagamit ako ng mga arrows para makita niya yung mga icons na gagamitin ko. First of all, dapat siguraduhin ninyo na yung apat na apps na kailangan natin ay available. At kung hindi pa, i-download ninyo ito. PixArt, PixelLab, Background Eraser, at syempre yung KineMaster. Kung wala pa, i-download nyo muna ito sa Play Store. Okay, so ngayong meron na kayo nito, simulan na natin. Open PixArt. Click this. Okay, next. Scroll down. So, kailangan natin yung color background. Okay, papakita ko sa inyo. Yan, so pag nandito tayo, ito yung pipilian natin ha. Yan yung background na yan. Ganito yung itsura ng magiging background. So, dito sa ilalim ng background, marami tayong makikitang options. Hahanapin natin yung lens flare. Yan yung magiging ilaw dun sa bubuin nating letter. Okay, so yan yung blue na yan. Yan yung kailangan natin. So, pag nakuha na natin yan, i-save natin sa gallery. Dito. Ayan. Tindo natin save. Tapos, gallery. And then, tapos na. Done. After PixArt, next is PixelLab. Double tap here. We will only use two letters para mas easy ninyong ma-follow yung steps. Make sure may space between two letters. And then, press OK. So, ito na yung text na pinili natin. Lalagay natin sa center. Tapos, pipili tayo ng font kung ano ba yung gusto ninyong font. Depende sa inyo, kayo na ang bahalang pumili. So, idusog lang natin yan. Ipa, idusog pa natin. So, ito, yan. Yan. Choose your desired font. So, pinili ko Amaranth Bold. Sunod natin, lalagyan natin ng stroke. So, hanapin lang natin. So, pindutin natin yung stroke. Ayan, enable. Tapos, para malagyan natin ng kulay yung paligid niya. Yan yung tinatawag na stroke. So, bali, ito yun, no, yung pinindot ko kanina. Tapos, pag napindot na yan, pindutin mo ulit yung enable, pindutin mo yung enable, tapos yung color. Tapos diyan sa color na yan, may mga kulay na pagpipilian ka. So pipiliin natin yung red, yun yung magiging stroke niya o yung pinakakulay sa gilid. So medyo kakapalan natin yung kulay niya sa gilid. So i-adjust natin tong nasa baba na to. Tapos yan, makikita nyo na yung letter. Yung JB, meron ng kulay pula sa paligid. Yan yung buburahin natin maya-maya. Papakita ko sa inyo. Tapos, yung white na color ng letter naman, gagawin nating black. Yan, para mamaya hindi natin makikita. Yan, so, yan lang. Ngayon, yung nagawa na natin na black, yung pinaka-background naman.
Ayan, black na yung background natin. So okay, ready na yung ginawa natin para i-save. So save na natin dito. Tapos save image. Tapos save to gallery. Tapos na natin yung PixArt. Tapos na tayo sa Pixel Lab. Next, background eraser. Yung ginawa natin sa Pixel Lab, yun yung iloload natin na photo sa background eraser. Okay? Hindi naman natin ika-crop, kaya check na natin to. Lalabas. Ayan. So, click natin to. Okay, next. Sundan nyo lang ha. Hawakan kayo maliit na bilog. Okay. We are going to erase this part. Ito, itong red na to. I-erase natin yan. Kailangan nating i-center ito doon sa pula. So, ganyan dapat yung mangyayari. Pati sa kabila, ganun din. Okay, yan. Pinutin na natin yung done. Click save. Click finish. Ngayon tapos na tayo sa background eraser. Proceed na tayo dun sa final step sa KineMaster. So ayan, nandito na tayo sa KineMaster. So una, i-click muna natin ito. Okay, just follow my arrows. We'll make it a little bit faster. Adjust nyo itong block na to. Ito, pabahin natin. Ito naman, palakihin natin. So, yung ginawa natin dun sa background eraser, siya yung i-import natin ngayon para ma-edit na natin. Ito na yung ginawa natin sa background eraser. Ngayon, expand lang natin ito para masimulan na nating ma-edit dito sa KineMaster. Palakihin lang natin ha, para mas madaling kulayan. Mamaya na lang natin i-adjust kapag nalagyan na natin ng kulay. So dito, dyan tayo mamimili ng kulay. Piliin natin dito gano'ng kakapal. Piliin natin yung pinakamakapal na guhit. Ulitin lang natin yung same process para sa letter V, pero ibang kulay naman para mas maganda.
So yung susunod na gagawin natin ay yung in animation. So yung gagamitin natin ay draw by stroke. Tapos yung speed niya, gawin muna nating mas mabagal. Mga 4.5. If you are not familiar with KineMaster, you may watch my other tutorial videos. Sana makatulong ako sa mga nag-search ng tutorial videos. Okay, next. We will adjust again the letters. So, niliitan na natin, no? Doon na sa actual size na gusto nating makita. Pindutin lang natin to, so lilitaw na siya. Tapos ipipit natin doon sa letter. Kailangan hindi lilitaw yung puti. Ganon din doon sa letter J. So ipipit lang natin siya. Tatakpan natin yung puti. Kasi later on pupunta yan sa likod. Yan yung magiging kulay. Try nating i-play. Tingnan natin. Ayan. So, ginuhitan niya na. I-send to back natin yung white background. Ayan, hanapin natin. So, ito. Pindutin natin ito. Tapin yan. May kita natin yung send to back. Pipindutin din natin yun. 2 times. Isa pa. Ayan, send to back din. Next natin, itong mga kulay na to, i-send to back din natin isang beses. So, sa letter V, saka sa letter J. Okay. Next, i-adjust ko lang konti yung letter V para hindi naman sila sabay ni letter J na magkaroon ng ilaw. Next, i-delete na natin tong white background. And then, testingin natin, i-play natin. Okay. Ang kulang na lang yung pinaka-glow niya. Yung ginawa natin dun sa PixArt. Adjust ko lang konti yung bilis. In-adjust ko lang yung in animation. Kukunin na natin yung ginawa natin sa PixArt. Gagamitin natin doon sa nabuo nating letters. Adjust natin para pumantay siya. Click nyo lang ulit ito. Kunin pa natin yung isa. Ilagay natin yung ilaw doon sa simula ng letter. Kailangan dito maging matyaga ka lang. So, isusunod-sunod mo lang yun. Madali lang yan. Isusunod-sunod mo lang yung ilaw.
Kailangan familiar kayo dito sa dalawang binilugan ko na to. Kung hindi nyo pa kabisado yun, yung paggamit nun, meron akong isang tutorial video para dyan. So, habang ina-adjust-adjust mo itong nasa baba na to, ganun din yung sa taas. So, pinagsasama mo lang para magmukhang ano talaga, pinaka-glow niya. Ayan o, nakita ninyo. So, nauuna yung ilaw. Susunod nyo lang yun. Okay na yung sa letter J. Sunod natin letter B. Adjust natin para magmukhang mas nakakasilaw, mas maliwanag. Yung ginagawa natin, no, yung letter J tapos na yun eh. Umaandar lang din talaga siya kasi magkasabay sila. Pero ito na yung inaayos natin tong kabila. Guys, wag ninyong kalimutan na ano ha,
na panoorin yung isang video ko para mas masundan ninyo yung paggawa nito sa animation. Habang ginagalaw niya yung baba, sinasabayan niya naman ng pag-adjust ng ilaw sa taas. Yung ilaw na yan, iginagalaw-galaw lang yan. So yung pagguhit ng letra mo, isinusunod mo lang yung ilaw. So makikita ninyo yung ano, nasa baba na yan. Bawat galaw nung, bawat bilog na yan dito, yun yung stop ng ilaw ninyo. So parang pinaka-guide mo yan kung saan na, kung, parang sinusundan niya. Kasi nga, ganun yung ano, style sa animation. Okay guys, testingin natin ha, ipi-play natin kung ano na yung magiging itsura o ano na yung magiging resulta. Ulitin natin sa pa. Kahit na maraming letters yung gagamitin ninyo, isang buong pangalan, pwede yan. Basta matyaga lang talaga kayong gagawa. Ayan guys, okay na. So thank you sa panonood. Sana kung di pa kayo subscriber, please support me. Subscribe. Thank you.